Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mon. Taong 1989. Ilawran, Romblon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtitinda ng isda sa merkado itong si Mon. Nasa edad 30 na siya noon at meron na siyang dalawang anak. Araw-araw, maaga pa siyang tumutungo sa merkado para maglatag ng kanyang mga paninda sa kanyang pwesto. Nakadepende ang kanyang mga ibinibentang isda sa lansyang napagbibilhan niya. Minsan minamalas siya, ngunit hindi yung dahilan para panghinaan siya sa buhay. Ganyan talaga ang negosyo. Hindi sa lahat ng oras panalo ka. Sa loob ng ilang taong pagtitinda niya sa merkado, halos alam na niya ang bawat pasikot-sikot at diskarte sa pagbebenta. Sa maniwala kayo o hindi, merong mga kakilala doon si Mon na nagbebenta ng karne ng tao. Yung iba naglalagay pa ng mga sabulag at ang mas nakakabahala pa sa lahat, may mga pangkaraniwang tao na bumibili nito. Nais man sana niya yung suwayin pero labi siyang nababahala sa mga maninindang yon. Gawa ng nakakaramdam siya rito ng hindi pangkaraniwan. Isang hapon, habang naglalakad si Mon pabalik sa bahay niya, meron siyang nakitang matandang naglalakad na paugod-ugod na. Sa estado nito, parang wala na yung pamilya, gawa ng bukod sa nakasuot yon ng punit-punit na damit, makikita mo ritong halos hindi na yon naliligo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa matandang yon, nasipat niya yung dahan-dahan na itong umuupo sa gilid ng daan. Nang mapagtanto naman niyang nasa maayos na ito na kalagayan, minabuti naman niyang tumungo na sa kanilang pamamahay, daladala ang mga pagkaing na itabi niya. Kinagabihan, habang nagluluto siya ng kanilang hapunan, napansin naman niyang kulang ang rekados ng ulam nila. Nagkataon naman noong malapit lang sa kanilang bahay ang isang maliit na tindahan, kaya hindi na siya nag-abala para ung pumunta. Habang binabagtas niya noon ang daan, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang mapansin ang matandang nakaupo sa gilid ng daan. Pagsilay niya sa sitwasyon ito, nakaramdam naman siya ng matinding pagkaawa buhat sa kanyang nakita. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung nilapitan habang tinatanong yun ang, "Lo, taga saan ho kayo? Kanina ko pa po kayong nakita rito. Sabihin niyo lang ho kung taga saan kayo para maihatid ko kayo." Nang marinig naman yon ng matanda, napangiti lang naman ito, bakas sa kanyang pagmumuka ang matinding pagtitiis. Sa pagtitigan nilang dalawa, nang hihina naman yung sumagot sa kanya ng, "Wala na akong pamilya, iho. Matagal na silang patay. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung saan ako paroroon." Dahil sa sinabi nito, walang pag-aatubili naman yung dinala ni Mon sa kanilang tahanan. Bagaman kapos na sa kanila ang kanyang kinikita, hindi niya na yun inisip pa basta ang mahalaga para sa kanya mabigyan ng maayos na masisilungan at makakain ang matanda. Lubos niya kasing nararamdaman ang sitwasyon nito, lalo pat lumaki din siya sa hirap. Isipin niyo na lang kung gaano kahirap maging matanda na palaboy-laboy sa daan tapos walang makain. Idagdag mo pa rito ang iniinda nitong karamdaman na siyang nagpapahirap dito na makapaglakad ng malayo. Katunayan, natagpuan niya yon na naghihikahos na sa gilid ng daan. Yung tipong kahit gustuhin man itong tumayo at magpatuloy, hindi niya na yun magawa-gawa buhat sa sakit na iniinda ng dalawa nitong paa. Sa pagdating naman nila sa kanyang pamamahay,
Labis naman siyang nagpasalamat sa kanyang asawa dahil sa suporta nitong ibinibigay sa kanya. Inaasahan niya na rin kasi na mauunawaan siya nito, lalo pat may mga pagkakahawig ang kanilang pag-uugali sa bawat isa. Sa loob ng ilang araw na pananatili sa kanila ng matanda, napapansin niyang napapadalas ang pagkakaroon niya ng swerte sa kanilang mumunting espasyo sa merkado. Kung noon kasi, pahirapan pang makaubos ng binibenta niyang isda buong maghapon, ngayon, parang lahat ng pumupunta sa merkado, dumediretso na kaagad sa kanyang pwesto. Hindi naman siya noon masisisi ng kanyang mga katabi, lalo pat wala naman siyang ibang ginagawa, kundi ang magbantay. Dahil sa pangyayaring yon, hindi pa man sumasapit ang 6:00 ng hapon, nagagawa na niyang makauwi sa kanila. Lubos naman yung ipinagpapasalamat ni Mon sa kadahilan ng kahit papaano, nagkakaroon pa siya ng oras para makatulong sa kanyang asawa. Isang buwan pa noon ang lumipas, unti-unti nang bumabalik ang lakas ng matanda. Bagaman bago pa lamang yon sa kanilang pamilya, naging kalapit na nila ito. Nakilala rin nila ang matandang yon sa pangalang Encarnato. Ayon kay Mon, mabait naman ang matandang yon. Matulungin nito sa lahat ng gawain at palagi nitong binabantayan ang kanyang mga anak. Niminsan hindi rin siya rito nakaramdam ng galit sa kadahilan ng lahat ng iniutos nito sa kanya, bukal sa loob nitong sinusunod. Kapag nga umuwi siya galing trabaho, nadadatnan niya yung nagluluto ng kanilang merienda. Dahil sa ganoong pag-uugali ni Encarnato, hindi naglaon, itinuring na rin niya yung kamag-anak. Dinamitan niya yon mula ulo hanggang paa at binigyan niya yon ng mga pangunahing pangangailangan ng isang matanda. Sa pagsapit ng buwan ng Marso noong mismong taong ito, meron siyang napansing kakaiba kay Encarnato. Tuwing sumasapit kasi ang gabi, namamalikmata siyang kulay berde ang buhok nito at meron yung mga nagliliwanag na dahon sa ulo. Noong una, inakala niyang dahil lang yon sa pagod, pero habang tumatagal, napapansin niyang nagiging madalas na ang ganoong kaganapan. Nang dumating na sa puntong hindi na maatim ni Mon ang mga katanungan sa kanyang isipan, doon na siya naglakas ng loob na makipag-usap sa matanda. Dahil sa mahilig yung uminom ng lambanog, binilhan niya yon sa baryo para yayain kinagabihan. Nang marinig naman ni Encarnato ang kanyang alok, hindi naman yon tumanggi, lalo pat wala rin naman yung ginagawa maliban sa pagtulog. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman doon si Mon habang ginagawa ang kanyang trabaho. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, doon na sila nag-umpisang mag-inuman. Yon ang unang beses magmula noong nanirahan sa kanila ang matanda, kaya namay hindi na siya makapaghintay ukol sa mga bagay na ibabahagi nito sa kanila. Makalipas pa ang ilang minutong pag-iinuman nila, hindi na maipagkakailani mo noon na unti-unti na siyang tinatamaan ng kalasingan. Dahil sa pangyayaring yon, kung ano-ano na rin ang napag-uusapan nila hanggang sa dumating ang puntong nadapo ang kanilang pag-uusap ukol sa mga mutya. Alam mo, Mon, marami akong alam sa mga mutyang yan. Buong buhay ko kasama ko sila. Tatanungin kita, kung bibigyan ka ng pagkakataong magkaroon ng biyaya, ano ang hangad mong makuha? Wika ni Encarnato sa kanya. Nang marinig naman ni Mon ang sinabi nito, bigla naman siya noong napatahimik, gawa ng hindi niya mawari kung ano ang isasagot sa sinabi ni Encarnato. Halos ilang minuto niya rin yung pinag-isipan hanggang sa dumating ang puntong sumagot na siya rito ng "Siguro, kung sakali man mabigyan ako ng pagkakataon, mutya ng ginto ang kukunin ko."
Bukod sa swerte sa hanap buhay, lalayuan din ako ng mga masasamang elemento. Nang marinig naman ang matanda ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang nananatiling walang imik. Ilang oras pa noon ang lumipas, unti-unti na rin siyang nawawala sa kanyang sariling ulirat dahil sa labis na kalasingan. Hindi naglaon, tuluyan na nga siyang nakatulog sa mismong mesang pinag-iinuman nila. Pagising niya, agad naman niya roong napansin na wala na doon ang matanda. Pagtayo naman niya sa silyang kanyang kinaroroonan, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang mapansin ang isang gintong singsing na nakalapag sa mesa. Dahil dito, agad naman niya yung kinuha, sabay hanap sa matanda. Subalit, pagdating niya sa silid nito, wala naman siya doong nakita. Akala niya, nag-igib lang ng tubig ang matandang yon, ngunit sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, wala rin yun doon. Hinanap na rin niya ito sa baryo pero bigo pa rin siyang matagpuan ito. Sa halos ilang oras niyang paghahanap, hindi niya talaga matagpuan ang matanda. Kung kani-kanino na rin siya nagtanong pero nanatili siyang bigo. Sa pagbalik niya noon sa kanilang tahanan, doon bumungad sa kanya ang kanyang asawang nakatayo, bit-bit ang isang bote na merong papel sa loob. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman itong iniabot sa kanya ang boteng yon na nakita nito sa mismong higaan ni Encarnato. Ayon sa kanyang asawa, maaaring umalis ang matandang yon matapos nilang mag-inuman. Dagdag pa ng asawa niya na maaaring umalis na yon sa kanilang lugar para ipagpatuloy ang naantala nitong paglalakbay. Nang marinig naman ni Mon ang sinabi nito, agad naman niyang binasag ang hawak niyang bote sabay buklat ng liham na napapaloob doon. Habang binabasa niya ang mga katagang nakasulat, doon niya nakita ang liham ng matanda na tumutukoy sa kanya. Nakasaad sa liham na humihingi yun ng tawad, gawa ng hindi man lang yun nagpaalam sa mismong araw ng pag-alis nito. Ayon pa kay Encarnato na wala sila roong dapat na ipag-alala dahil alam na nito ang kanyang mga gagawin. Dagdag pa ni Encarnato, bilang pagpapakita ng kanyang pagpapasalamat sa mag-asawa, nagdesisyon siyang tuparin ang kahilingan nito. Nakasaad din sa sulat na yon ang tungkol sa singsing na kanyang nakuha. Mon, ingatan mo ang singsing na yan. Huwag mo yung aalisin sa iyong katawan. Tandaan mo, ang mutsa ng ginto masyadong mapanganib sa isang taong ganid sa kayamanan. Umiwas ka sa mga taong masasama sapagkat sa puntong maramdaman nila ang bisa ng iyong mutsa, walang duda, magiging kalaban mo sila. Pero huwag kang mag-alala. Sa tulong ng mga usal na nakakapit sa papel na ito, malalaman mo kung papaano pagganahin ang mutsang yan. Saad sa sulat ni Encarnato. Pagkabasa naman ni Mon sa liham nito, doon niya nasilayan ang parte ng papel na naglalaman ng mga katagang halos hindi naman niya maintindihan. Sa katunayan, inabot pa siya noon ng ilang buwan para lamang malaman ang eksakto nitong kahulugan. Sa maniwala kayo o hindi, sa unang beses niyang pagpunta sa merkado suot-suot ang singsing, ramdam na niya ang napakaraming mga matang nakatingin. Yung tipong kahit nakatalikod siya, alam niyang pinagmamasdan siya. Ayon nga sa kanya na, pakiramdam niya noon, lahat ng naroon sa merkado maliban sa mga parokyano, kaaway niya. Ilang araw pa noon ang lumipas, unti-unti na siyang hindi nagiging komportable sa lugar na pinagtatrabahuhan niya. Dahil sa sitwasyong yon, iisang solusyon na lamang ang naiisip niya at yon ay kabisaduhin ang mga buhay na katagang nakaukit sa papel. Sa loob ng isang gabi, paulit-ulit niya yung binasa
kalakip ang mga paggagamitan ng usal. Sa pagsapit ng umaga naman noong mismong araw na yon, muli siyang bumalik sa merkado ng nakahanda. Hindi pa man nagbubukas ang kanyang pwesto, mayroon na sa kanyang lumapit na mga ngatay at kung ano-ano na ang mga sinasabi nito sa kanya. Sa tono ng pananalita nito, para bang nagbabanta yun sa kanya. Hindi naman yun gaanong pinansin ni Mon, lalo pat hanggat may pagkakataon, mas pinipili niyang umiwas. Ayon kasi sa kanya, napakadaling pumasok sa gulo, pero napakahirap ng lumabas mula rito. Dagdag pa ni Mon na, kung papatulan niya ang taong yon, paniguradong ang pamilya niya ang siyang dadanas ng kahihinatnan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, paisa-isa na ring nagsibukas ang mga katabi niyang pwesto. Ang iilan sa mga nagbabantay doon, masama na ang tingin sa kanya, lalo na yung mga nagtitinda ng mga karne ng tao. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, tila bang ang pakiramdam niya, siya na lamang ang pinagtutuunan ng pansin ng mga panauhing yon. Ilang oras lang noon ang lumipas, pagtungtong ng alas 5 ng hapon, minabuti na niyang isarado ang kanyang tindahan. Habang nagliligpit siya, napansin naman niyang wala ng tao ang nasa loob nito. Maya-maya pa, nang akmang aalis na siya sa lugar na yon, bigla naman siya noong natigilan matapos niyang marinig ang pagbao ng isang kutsilyo sa gilid na parte ng kanyang kinatatayuan. Pagsilay niya rito, doon bumungad sa kanya ang matabang nangangatay ng karne habang seryoso sa kanyang nagwiwika ng Mon, mukhang hindi na yata tama ang ginagawa mo. Ba't ka ganyan? Ano ba ang ginawa namin sa'yo? Naghahanap ka ba talaga ng gulo? Hindi ka na nakontento sa pagbebenta rito. Nagdala ka pa talaga ng bagay na ipinagbabawal namin. Tumingin ka nga sa paligid. Tingnan mo, kung kahit isa man sa amin, merong dalang gamit ng kagaya ng sayo. Nang marinig naman ni Mon ang sinabi ng matabang lalaki, doon niya nakumpirma na ang singsinga niyang dala ang kinagagalitan ng mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan naman niyang manahimik at maglakad na papalayo, pero bago pa man siya makalabas sa lugar, nagawa na siyang maharangan ng iba pa nitong mga kasama. Sinubukan niya pa noong umiwas pero sadyang nasukol na siya. Nang mapagtanto naman ni Mon na mapapaaway na siya sa mga taong yon, wala na siyang nagawa kundi ang magbigkas ng mga buhay na kataga. Pagkarinig naman ng mga mangangatay sa kanyang sinasambit, buong puwersa naman siya nitong sinugod habang paulit-ulit na inuundaya ng taga. Subalit, dahil sa bisa ng kanyang mutsa, hindi naman yon naging sapat para tuluyan siya nitong malapatan ng malulubhang pinsala sa katawan. Pagsilay naman ng mga mangangatay na hindi siya gaanong tinatabla ng mga patalim, unti-unti namang umatras ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala namang ibang ginawa si Mon kundi pagmasdan ang mga nilalang na umaaligid sa kanya. Sa pagkakatanda niya noon, nasa 10 katao ang dahang-dahang lumalapit sa kanya at ang 5 sa mga ito, merong namumulang mga mata. Dahan-dahan na rin yung nagsisiangil, hudyat na hindi yon mga pangkaraniwang tao. Matapos naman niyang masilayan ang kabuuan sa mga pangyayari, napangisi na lamang siya habang sumasagot sa mga ito ng Sa tingin niyo ba pupunta ako rito ng hindi nakahanda? Mag-isip nga kayo ng maigi. Kasabay ng pag-uwika ni Mon sa mga nilalang na yon, ay ang dahan-dahan naman niyang paghawak sa tabak niyang nakasukbit sa kanyang bewang. Pagwasiwas niya nito sa ere, mabilis naman siyang sinugod ng mga nilalang na naroon at sa isang iglap, doon niya nakita ang totoo nitong mga anyo. Habang nakikipaglaban siya sa mga ito, maigi naman niyang sinusukat ang abilidad ng kanyang mga kalaban
bago siya magsambit ng mga buhay na kataga. Ayon kasi kay Mon, nakadepende sa kanyang bibitawang usal ang gagawing abilidad ng singsing na kanyang tangan. Kapag wala siyang ibubulong dito, mananatiling lakas at liksi lamang ang maipapahiram nito sa kanya. Pero kapag nag-umpisa na siyang bumulong ng usal sa singsing na yon, unti-unti na itong susunod sa nais niya. Kung gugustuhin niyang magpalabas ng mga espiritual na sandata mula sa singsing na yon, wala rin yung problema. Basta lahat ng pangkumbating armas na maaaring naiisip ng nagtatanga nito, kayang-kaya yung ibigay ng mutya. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipaglaban niya, nagkaroon naman siya ng sapat na layo sa mga nilalang na yon para makapagbulong siya ng usal sa kanyang mutya. Pag-ihip niya rito ng 7 buhay na salita, mula sa kawalan, lumitaw sa hangin ang napakaraming palaso na animoy gawa sa purong enerhiya. Pagpakawala niya rito, agad naman yung lumipad patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kalaban na siyang naging sanhi para yon ay magsiilag. Bagaman may iilang nakaligtas, marami naman sa panig nito ang hindi nabiyayaang mabuhay mula sa pag-ataking yon ni Mon. Dahil sa pangyayaring yon, doon na nag-umpisang makaramdam ng takot ang lahat ng mga nilalang na nagbabantay sa merkado. Yung mga aswang na kanina lang ay nagbabalat kayo na sipat na niyang nasa orihinal na nitong mga anyo, naghihintay ng pagkakataon para sumugod. Sa pagsilay naman ng mga nilalang na yon na muli na naman siyang bibitaw ng mga usal, napilitan na yung sumugod para siya ay pigilan. Subalit, nang akmang ilang dipan na lamang ang layo nito sa kanya, bigla naman yung natigilan sa ere na parabang meron doong isang malakas na harang ang pumigil. Habang nananatiling nasa estadong yon ang kanyang mga kalaban, doon ipinakita ni Mon ang isang kulay gintong enerhiya na may hahalin tulad mo sa sapot ng gagamba. Nang masipat naman ang mga aswang ang bagay na yon, paulit-ulit naman yung nagpumiglas, subalit kahit anong gawin nila, para silang mga kulisap na nahuli ng isang napakalakas na sapot. Akala nyo ba matatalo nyo ako sa estado ko ngayon? Huwag nyo akong mamaliitin. Lubos ako nasasaktan kapag ganyan ang turing sa akin. Matapos naman itong makapagsalita, doon na unti-unting nakakaramdam ng takot ang mga nilalang. Sa punto kasing yon, aminado na sila na hindi pangkaraniwang lakas ang tinataglay ni Mon. Maya-maya pa, muli na naman yung bumulong ng 2 buhay na kataga sa singsing, sabay halik sa tampok nito. Nga pala, kung hindi ninyo na itatanong, merong berdeng bato na tampok ang singsing na yon ni Mon. Nakalagay din yon sa kanyang hinlalaki para ang bawat katagang bibig kasi niya, paniguradong maririnig nito. Sa likod naman ng singsing, makikita mo ang isang salitang nangangahulugan ng langit. Sa katunayan, pinuno, magpahanggang ngayon, walang kaide-ideya si Mon kung ano ang pinakabuong kahulugan nito. Matapos naman yung gawin ni Mon, doon na silaya ng mga nilalang na yon ang espiritual na latigo na binabalutan ng kidlat sa bawat parte ng katawan nito. Paghataw niya nito sa isang aswang, bigla naman yung naagnas hanggang sa tanging abo na lamang ang natira sa minsang pag-iral nito. Kagaya sa nangyari sa nilalang na yon, ganun din ang naging kinahinatnan ng buhay ng iba pa nitong mga kasama. Alam mo, pinuno, matapos lipulin ni Mon ang lahat ng nilalang sa lugar na yon, nakapagtatakang walang nakatunog dito. Sa katunayan, agad din naman yung napalitan sa mga sumunod pang araw. Hindi naman niya yun pinansin, lalo pat karamihan sa mga pumalik doon ay pawang mga pangkaraniwang tao na lamang. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang buhay ni Mon bilang tindero ng isda sa merkado. Subalit dahil sa swerteng tinatanga ng singsing, inabot na lamang ng 1 taon ang pagtitinda niya ng isda.
sa kadahilan ng umasenso na ng husto ang kanilang mga buhay. Ang sikreto ni Mon na maligaya nilang pamumuhay, makontento sa kung ano ang meron sila. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kaya na may tumagal sa kanya ang singsing. Pero alam niyo ba, na magpahanggang sa ngayon, nananatili pa rin palaisipan para kay Mon ang biglaang pagkawala ni Encarnato, ang nagbigay ng mutsa ng ginto. Okay, opinion ko sa kwento. Napakaganda ng kwento na to. Sobrang ganda rin ng mensahe ng kwento na to. Hindi siya yung mga typical na kwento natin na bakbakan, puro patayan, parusa o kung ano-ano man. Napakasimple lang ng mensahe ng kwento. Maging mapagbigay ka sa kapwa mo, tsaka maging mabuti ka sa kapwa mo na wala kang hinihinging kapalit. Yun lang. The rest, sinabi na ng kwento. Lalo na yung pagiging makontento ka sa buhay kung anong meron ka. Sobrang gandang mensahe nun. Lalo na sa modernong sibilisasyon natin ngayon na kapag may napapanood tayo, kapag may nakikita tayong picture, may naririnig o nababasa na kung anong fancy, kung ano alam nating magpapahype sa tao, pipilitin nating gayahin o pipilitin nating bilhin. Pero sa katunayan, hindi naman natin siya talaga kailangan . Bibilin lang natin siya para ma-feed yung ego natin o para maibsan yung mga gusto natin na hindi naman natin kailangan. Diba? Ang basic lang nitong kwento na to. Pero yung message, ang dami mula umpisa hanggang dulo, sunod-sunod, suntok ng mensahe para paalalahanan tayo na mabuhay tayo ng simple at ng normal. Malayo mararating natin sa buhay kapag ganun. Diba, yumaman si Mon, pero anong ginawa niya? Wala naman, naging kontento lang siya sa kung anong meron siya. Kapag siguro sobra-sobra, salamat sa Diyos. Pag konti, salamat pa rin sa Diyos. Pag sakto lang, salamat pa rin sa Diyos. Palaging ganun. Diba, ano nangyari kay Mon? Yumaman. Pero yung ibang parte ng kwento, hindi natin alam kung ano pa yung nangyari sa kanya matapos niyang yumaman . Pero ito nga yung magandang halimbawa na mula sa wala, yumaman. Bakit? Alam niya kung paano makontento, alam niya kung paano maging mabuti sa kapwa. Kaya sobrang ganda nito, lalo na kung isa sa puso niyo yung mensahe. Para sa akin lang naman yon. Kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment niyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.